Mga ka-Virtusyo, i-review ulit natin ang coins na ito na meron po ako ngayon. Ito ay 5 peso coin na bukod sa rare to find na po ito, ang taas na po ng halaga nito ngayon online or sa collector's world. At kung tignan po natin online, ang presyo po nito lalo na sa Lazada or sa Shopee, ito na po ay nagkakahalaga po ngayon ng 7,000, 5,000 to 7,000. Hindi po bababa doon ang presyo po nito online. Lalo na sa dalawang coin na ito na series po ang hinahabol ng mga collector po nito. Ipapakita ko po sa inyo closely sa video na ito. Kaya manood po kayo dito sa Virtusyo! Lately ko lang nalaman mga ka-Virtusyo na itong dalawang 5 peso coin na hawak ko pala dito with their series ay mataas na po pala ang value po nito. Kung hindi po ako nanood sa mga kapwa numista ko na mga videos po nila, hindi ko malalaman na ang taas na pala ng presyo po nito. At nung tinignan ko nga po sa Lazada, sa online, doon ko na confirm na ang mahal na pala or ang taas na pala ng value po nito. Regardless kung ano ang itsura. Basta ito yung series or issuance na series ng coin na ito na meron. So, sabi ko nga po sa inyo, hindi po bababa ng 5,000 to 7,000 ang bentahan po ng dalawang coins na ito. Kung ano man ang series po nito, ipapakita ko po sa inyo closely. Ang unang 5 peso na hawak ko po ngayon dito mga ka-Virtusyo ay series of 2003. Sobrang luma na po ng coin na ito. At very rare na po itong mahanap sa market mga ka-Virtusyo. 2003. Yan, intact pa po yan. Wala pong gasgas. Hindi lang po masyadong makinis. Hindi pa ito nalinis masyado. Pero intact po yan. Walang gasgas. Walang sign of impurity. Ito ay series of 2003. Very rare na po itong matagpuan. Kaya ito ay pasok po sa 5,000 to 7,000 na coin. Ang presyo po yon. Ang pangalawa naman na coin na meron ako dito na very rare to find din po. Luma na din. Series of 2009. Same din po sa isa. Ito lang po ang bahid ng impurity pero natatanggal po yan. Lilinisin lang po yan. Lilinisin. Pero tingnan natin dito sa likod, wala pong gasgas. Wala pong gasgas, intact po ang character, pati ang mga nakasulat. At ang series ay klarong-klaro, 2009. So, ito ang dalawang 5 peso coin na nakita ko sa mga kapwa ko numista. At nagsasabing ang mahal na po nito or ang taas na po ng presyo. At kung tignan po ninyo ito sa Lazada, totoo po. Totoo po sa Lazada na ang bentahan po nito ay 5,000 to 7,000 per piece. Per piece na po yan. Itong 2009. At itong 2003. Lalo na itong 2003. Yan. So, ang gagawin ko po dito ay lilinisin at ibalik po dito sa coin holder para makaiwas sa gasgas po ito. Kung meron man sa inyo na nagko-collect ng ganito at willing po itong bilhin sa akin, ipagbibili ko po ito sa inyo. Ibebenta ko po sa inyo ito. At the same time, naghahanap pa po ako ng mga karagdagang gantong coins.
2009 and 2003. Kung meron pa po kayo dyan, paki-message nyo po ako. With this series po, dapat intact po siya. Walang gasgas. Minimal lang po sana na sign of impurity para hindi po mahirap linisin at ma-preserve po natin. At bibilhin ko po sa sinasabi ko pong presyo. Depende po sa quality ng coin na meron. Yeah. Mga ka-Virtusyo, kung meron pa po kayong coins na naitago na 5 pesos at kung gusto nyo po itong mas maging mataas pa ang value, ang advice ko po sa inyo ay bumili po kayo ng coin holder katulad po nito para maiwasan po na magasgas po siya or kapitan ng mga impurities na magpapababa ng value ng coins po na ito. At sabi ko nga po sa inyo sa iba po ko po mga videos, ang mga coins na tulad nito, itong 5 pesos na luma ay mawawala na po ito sa market. Malapit na po itong mawawala. Kaya nga, ito ay hinahanap na po ng mga buyers po talaga. Pero mag-iiba din po kapag ang series number naman or the series of release ang hinahanap ng mga numista. Mag-iiba din po ang value. Katulad po nito, 2003 po ito. Tapos ito naman ay 2009. Ayan, mag-iiba din po ang presyo po niyan kasi ang series ang pinag-uusapan dito, yung pagkaano, kumbaga kung sa collector pa, ito yung mga kailangang i-fill in doon sa collection na meron po sila. Kaya mag-iiba po talaga or mataas po ang value po nito. Yan. So yun po ang advice ko sa mga magsisimula pong mag-collect ng mga coins at gusto magbenta ng coins or kung sino man sa inyo ang may naitabing ganto, ang gawin nyo po ay ilagay nyo po sa ganto coin holder. Mura lang po ito sa Lazada. Wow, nag-promote pa. Para makaiwas po sa any na magkukos ng impurities na makakapagpababa sa value ng mga coins. So kung meron man sa inyo na may hawak po nito, message nyo po ako. Pag-usapan natin yan, negotiate natin yan. Thank you for watching mga ka-Virtusyo and see you again sa next upload ng inyong lingkod, Virtusyo. Huwag nyo pong kalimutang mag-subscribe at i-hit ang notification bell para lagi po kayong updated. And see you again sa another coin review po natin. Right? So, bye-bye. Thank you.